In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Today, we celebrate the solemnity of the Epiphany of the Lord's. Epiphany means manifestation. The birth of Jesus is meant not only for the people in Israel, but also for all nations, represented with the Magi or the three wise men. The Lord is God of all peoples, and Jesus comes to save all men and women. May these revelations shine forth on everyone, so that the power of salvation may be shared by all. Brethren, it is a promise of sins and sufferings of the Son of the Seven Mysteries. I confess, O Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do. Almighty God, have mercy on us,
Your only begotten Son, to the nations by the guidance of a star, grant in your mercy that we who know you already by faith may be brought to behold the beauty of your sublime body. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who is in heaven, and through the deity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated for the liturgy of the word. Thank you.
A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for your benefit. Namely, that the mystery was made known to me by revelation. It was not made known to people in other generations, but it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit, that the Gentiles are co-heirs, members of the same body, and co-partners in the promise of Christ Jesus through the gospel. The word of the Lord. Thanks be to God. Peace rise. When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of King Herod, behold, Magi from the east arrived in Jerusalem, saying, "Where is the newborn King of the Jews? We saw his stars up its rising, and have come to do him homage." When King Herod heard this, he was greatly troubled, and all Jerusalem with him, assembling all the chief priests and the scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They said to him, "In Bethlehem of Judea, for thus it has been written to the prophet, 'In you, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. Since from you shall come a ruler who is to shepherd my people Israel.'" Then Herod called the Magi secretly and ascertained them from them the time of the star's appearance. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search diligently for the child. When you have found him, bring me word that I too may go and do him homage." After their audience with the king, they set out, and behold, the stars that they had seen at its rising preceded them, until it came and stopped over the place where the child was. They were overjoyed at seeing the star, and on entering the house, they saw the child with Mary his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to return to Herod, they departed for their country by another way.
Maligayang Pasko po at manigong bagong taon. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon. Happy Dreams. Happy Dreams po. So tayo ngayon ay nasa unang araw ng kapanahon ng Pasko. Para po sa ilang lugar sa Pilipinas, o ayaw na po si Mama, so ito yung tinutuloy na Second Christmas, ang ikalawang Pasko. So, kapag po December 25, namamasko sa mga magulang, hindi naman ninang, kapag December 25, namamasko sa bala. Yung lumang kalendaryo ng simba, ang kamistahan ng Epipania ay pinagdiriwang ng January 6. Pero actually, ng Second Vatican Council, yun po ay 1965, ay inilagay po ito sa araw ng Linggo. Pero sa oras po na tumatid ang pagkatao ng Pasko, kasi kung anong araw yung Pasko, hindi po yung araw ng tamang taon, ay pumata yung pagdiriwang ng Epipania ay pumapata pa rin sa January 6. Next year ay ang kapistahan ng Epipania ay January 6 kasi ang Pasko ay Linggo. So, parating mo lang kung hindi lang ako sa akin, ipinamamaliw sa akin ngayon, ano ba yung Epipania? Hindi kasi ito yung ordinaryong salita na ginagamit natin. Ito yung pihirap ng salita. Mula po sa salita ng Grego. Kanina, umaga, mayroong humihiling ng panalangin para kay Epipanio. Pero kakaunti lang po may ganitong klase ng pangalan. Katulad po ng masimula sa kanilang pagdiriwang, sinabi na salita ng Epipanio ay ang ibig sabihin ay manifestation, reveal, ipakita, ipahayag, ipakilala, ilahat. Ngayon, ang panahon na ito ay medyo may dating sa ilang ilaglag. Maglaglag ka, ilaglag mo kung talaga yung sabihin mo. Yun po yung ibig sabihin na Epipania. At ipinamamanin sa atin nyo na kung yung mga alala ng karamang linggo sa kamistahan ng Banal na Pamilya ay ipinakita ng Diyos ang mananako sa mga pastol ng Israel. Yung mga pastor, mga Israelita, na nangangalunan na utusin na yun yung kapahayag ng kalamata ng pangako ng Diyos sa mga Israelita. Pero yung sa araw ng Diyos, sa kamistahan ng Epipania, ipinamamalim sa atin ang pagkuntas ng Diyos ay hindi lang para sa Israel. Yet ito ay sa pamagitan ng pagkakalaw ng mga pagkakas na mga hindi mga Hudyo, mga pagkakalaw na sumakatawa sa mga babae o lalaki ng sandaligdigan. Ay ito yung pinapagod na pagluntas ng ating Panginoon sa Kristo ay para sa lahat ng sandaligdigan. At magkataon na kung saan ay ipinamamaligo sa atin ngayon ang dalawang mahalagang bagay. Una, isang pagkakataon na iisang tabi natin ang Diyos. Patulad po na nakita natin. Ito yung mga pagtas. Ito ay mga itinuturing na po sa mga ating panagayang mga scientists. Ito yung mga itinatawag natin yung doctors, yung mga may pilay,
kung tawagin po natin noong kapanahonan ni Jesus. Na kahit na sa kita ng kanilang karunungan, ay hindi nila makikita si Jesus. Kahit na sa kita ng kapanahonan ni Herodes, unless magpakita yung tala. So, kaya po natin ang gabay ng tala. Eh, din po naman huwag natin kalimutan na yung ating karunungan sa dating na ito ay hindi pa rin ang isang talentos kasi may mga kumisa ng mga tao sa mga ng kanilang galing at karunungan. Isang isa niya sa mga tabi nila ang Diyos ito. We must not forget God reveals himself to us. God reveals himself the truth and the light for each and every one of us. Ang katotohanan na hindi natin malalaman sa liwanag ng ating Panginoong Jesu Kristo. Pangalawa, bahagi ko ng pagkilos na kung saan ay pinamamani ko sa atin ang pag-aangkot ng mga pantas. Tanging si San Mateo Urama ang nagkwento tungkol sa pagdaro ng pantas kay Jesus. Sa apat po na ebanghelista, si San Mateo Urama ang naglagay ng pagdalaw ng mga pantas. At kung hindi po makapagpapasok dito, hindi sinabi dito yung diba. Anakalagay lang po rin ay plural purpose. Maaring dalawa, tatlo, apat, lima na mga pantas. Pero sa ano sa pamantayan na ito na ito, ang tinabi na tatlo. Kasi, nung pinuksan nila yung regalo, talaga ay nag-alay sila. Tatlo yung regalo. So, presumably, tatlo yung nag-alay. Pero, hindi yung mismo nakatalaga sa banal na kasulatan ng ilan sila. Bahagi na po ito ng tinatawag po natin secret tradition. Na mula ang pagkakuna na sinasalim sa ating lahat na ito ay tatlong bantas at ang pangalan ng tatlong ito ay sina Bantasa, Daspa, at Melchor. So, sana po na yung taong nito ay mayroon mga itinilaga tayo ng mga tatlong bantas kayo na umaga ay na mukarkat family. May mahapag sa kanayang ng bantas sa family. Kaya lang po ay may mayroong emergency na tinuturuan ngayon. But anyway, yun po yung makita po natin ano, na sila ay nag-adol kay Jesus bilang pagsambalita. At ano yung kanilang dala? Ang kanilang dala ay ginto, incenso, at mira. Sa unang pagbasa, nakita po natin sa aklat ni Propeta Isaias yung kalimitang dadalhin ng mga tao na ipinaayaw po ng propesiya ni Propeta Isaias. Ano sabi niya? Sabi po ni Propeta Isaias na then you shall be raised in what you see. Karakas of Kamis of Bellew, Dromedaris, Mamidia, and Epa, all Marsupa shall come very bold with frankincense and proclaiming the praises of the Lord. So ito yung gagawin, frankincense and gold. Hindi po binanggit yung mira. So, pero pagkita po ay binibigay sa mga tao bilang pagpapahayag ng kanilang pagkilala ay frankincense and gold. Kung saan ay nakita po natin na ito ay tumutumigil sa lahat sa role ni Kristo bilang nagpapagligtas. Na gawa po ay makita natin na katulad ng mga
Kasi nakita po natin yung pagbibigay, binibigay natin yung tumutukoy mismo sa katauhan yung binibigay natin. Kung halimbawa po, ang isang tao, ayaw na ng chocolate, ano ka nang bibigyan ko siya ng chocolate? So ito'y binigay ng mga pagkasa, at ito yung pagkilala sa pagkilos ng pananalo. Kung tawagin po natin, the dream of God or the Messiah. Gold. Yung gold po ay ito ay tumutukoy sa role ni Kristo bilang hari. Kasi yung panahon ko ni Jesus, yung mga hari, yun ang may maraming gold. Kung ikaw ay hari at wala kang gold, ay hindi ka hari. Kasi hindi mo magagalang panahon kung tungkulin mo bilang isang hari. So yun yung simple na iyong pag-aaral, may mga pinto pa. Yung wrong frankincense ay sa pagdiriwang natin ang isa, gumagamit tayo ng incense. Ito ay ginagamit sa panalangin. Tumutukoy sa priestly function of Christ. Yung pagmira, yung mira, kung yung pamala, hindi po ito binanggit doon sa aklat ni Romero Rosales, kasi ito ay may mas malamang mga kaira. Hindi po ito palimutan ang ibinibigay, kasi yung mira, ito po ginagamit sa paghahanda ng kapag isang tao ay namatay. Ito yung pinupunas sa katawan ng tao. So kung tawagin natin ngayon, isa sa mga ginagamit po ay mami. So kaya, hindi ito yung kalimitang ibinibigay ng tao bilang regalo. Kasi kapag binigyan ka ng mga nangira, masabihin sa iyo, bakit gusto mo na ba ako makakari? Pero bakit yung binigyan ni Jesus? Kasi po, ito'y tumutuloy sa tinatawag po natin prophetic role of Christ. Kasi yung kalimitan po ng filosofiya, ideolohiya, yung po mga binibigyan ng kasagutan ng mga major religions ay tumutukoy higit sa lahat ng suliranin tungkol sa kamatayan at kahirapan. So yung pangangaral ng Jesus, yung pangangaral ng Jesus ay pangangaral na tumutukoy sa tinatawag po natin tungkol sa pangangaral ng kamatayan. Anong mangyayari kapag kayo namatay? Tumutukoy sa usapin ng kahirapan. Paano ka maliligtas sa daldig na ito? Paano ka maalis sa pagkaalipin ng mundo pinagalawa natin? Kaya yun po yung tinatawag nating prophetic role of Christ. So pinto, kingly, ang mira, prophetic, ang incenso, priestly. So, managiging na ako sa mga pinibigay sa ating mga pumitapal. Pero, eh di na kailangan nyo nung tayo ay magpahayag. Ilaglag natin ang ating pananampalataya tungkol sa ating Panginoon Jesus Cristo. Lalo na ako bilang mga pakikisa natin. Kasi po, bilang bahagi ng mga ating binyan, tayo mag-iisa kay Kristo. Tayo na po inaagalan ng gusto na maging tala. Kasi marami na yung mga nagdidilimang. Lalo-lalo po ngayon na tinatawag ng ating information exposure. Maraming mga turo na bumulat sa ating kapwa pananampalataya at sa ibang mga tao na tumatahak sa isang pagkaisipan na nag-aadya sa kanya ng kapahamakan at kawalan ng direksyon ng buhay. Kung mayroon man ay yung direksyon ang kung patutubo sa kapahamakan. So kaya po tayo nangyaman po kapag nang maging isang tala na magbigay ng liwanag sa papalang pagkakarap na ituro natin kay Jesus bilang
bilang kapag-isa natin kay Kristo bilang pari, magkasal. Marami na kailangan natin magkasal. Ano na kung magkasal? Bakit ito? Kasi yung daigdig na ito ng ating pong pinapamanin, pagkamato tayo, nasakit tayo magkasal. Pero kung minsan kung gawa mo ng mga bago ng panahon natin, ay kung minsan inakawalan tayo ng panahon, marami na yung maagaw sa ating buhay ng nalangin. Kaya kung ipet na naman hindi tayo magkasal, tayo ay manghihina ng kalooban. Kaya kung maraming tao naman sumusunod sa hamon ng daigdig na ito, kanina na po, nabasa ko, mayroon isang teacher na nagpapatay. Bakit? Dahil sa nahihirapan siya sa kanyang trabaho. So, ibig sabihin ba kayo? Nakalimutan niya mga kapasal. Kasi yung panalangin ko, nagbibigay sa akin ang katatagal. Naharapin natin ang problema na hinaharap natin sa daigdig na ito. Maging maliwanag na naman karoon tayo ng katakasin. Bakit? Ito ang connection natin sa Diyos. Yung patuloy ng panalangin, ano ba? Marami na yung mga tao kung ano naman nakikita. Patut na ating kapatulang masamang espiritu. Hindi kayo isyong yun. Lalo, nakakalawin lang na magdasal. Kasi kung ano na lang nakikita mo. Hindi na ang Diyos ang nakikita mo. Masama ang pangitahan na nakikita mo. Kaya, hinakailan na lang natin ang panalangin. Lalo-lalo na po sa pag-uwisan natin sa mga ng pagdiriho ng misa at pagtanggap natin ng banal na ugalo. Huwag natin kalimutan mo. Sabi nga naman, kinakailangan din tanggapin sa Jesus bilang Panginoon ng Diyos. Tayo hindi naman sa puso, tanggapin natin siya sa loob ng pagdiriho ng misa sa banal na Eucharistia. Katawan at tulog. Kaya ako sabi, kung si Jesus ay kasama mo, sino pang lalaban sa iyo? Pangalawa, bahagi mo ng pag-iisa natin na ipakita natin si Jesus sa mga tao na pagbigay ng liwanag tapos sa iba bilang propeta. Maging bahagi po na maging daan tayo na magpuno at magpaaya sa pagpapita ng mga ating pananita sa sarili nating pagkino sa nito sa pamagitan mismo ng ating pagkumuhay bilang mananampalataya. Sa pagkakang pamulat, siguro po ngayon, yung hamon po ng simbahan na itinalala po ng Santo Papa, ano yun? Yung Year of Mercy. Yung extraordinary Jubilee Year of Mercy. Ayan, sabi na din, be merciful like the Father. Maging maawain, maging paunawain. Alam niyo kung napakadali itong salita, bilang letra lang ang pagkakaiba. Maunawain at maawain. Hindi pwedeng pag-iwalayin kami. Pero kung namisa ng tao, maraming dinadala ng atensyon sa katawan sa daigdig na ito. Bakit? Kulang tayo sa awa. Kulang tayo sa unawa. So, yung unawa, ang unawa nila ay awa. Kaya, bahagi mo na kung sa inyo yung makikita natin, kinakailangan natin na tunay na pagkaawa. At makikita po natin, mapabawasan yung ating tension sa daigdig na ito. May mapabawasan yung ating kung tawagin na po ay dinadala. Hindi tayo magkakaroon ng sama ng loob. Tinatawag po natin na kumikong sa mga loob, hindi magkatala. Kasi mayroon tayong awa at mayroon tayong unawa. Patawarin natin yung mga tao na kasala sa atin. Yun. Yun yung bagay na ipinibigay ko sa atin ang po may kapatid. Hindi tayo palagi magkakaroon ng atrasyon sa mundo ng ating ginagawa. Ito yung dulog natin sa ilalang po na bilang mga propeta. At bilang po pakiisa natin kay Kristo na may pakita natin yung pag-aari ng Diyos, ang pag-aari ng ating Panginoon sa Kristo yung pagiging hari. Na ano? Na yung papamahala.
kasi yung hari ng mga mahala, pangalaga, governance. Hindi natin po siguro sa sobranin ng politika, hindi na po kayo tapo na maging mga mayor, konsehal, o presidente. Pero kayo yung buboto. Sana po ninyo yung buboto. Ay yung mga tao lang sa atin, sa tingin nyo na talaga magbibigay sa atin ng maayos na pamahala na maglalagay sa atin sa tamang sitwasyon na kinabibilangan natin na hindi tayo dadayain sa ating pagdiyo sa daigdig na ito. Kasi bakit tayo yung mundo, tayo yung kikilos na kung saan ay maging mapasayos yung ating katayuan sa daigdig na ito. At itinamin natin siya rin ang puwi kapal na tayong gano'n na mga taong ipunulo natin. Kami po mga pari, hindi kami pwede magsalita kung sino yung ipunulo nito. Pero, bahagi po ng pagkakayo na po sa akin, kinakailangan kayo ipunulo na ano, na yung ipunulo ninyo ay mayroong maayos sa pamahala. Bakit? Tayo rin po ang mga problema kapag ang ilalagay natin ay isang tao na magtutulong sa atin ng lalong kapahamakan. Hindi lang po sa larangan ng politika, sa larangan po ng business, na kapag sa atin ng pamamahala, ibig sabihin na kung may business ka, hindi dapat nalulugi. Kasi namamahala ka, maayos ang pamamahala, kumikita ka na hindi nagdadaya. Pero hindi ka rin naman nalulugi. Kasi maawis yung pamamahala ko. Sa larangan din po ng pangarawa ng pagkilos sa bawat alam, yung anong indikasyon na hindi maawis ang ating pamamahala, kapag hindi tayo kapagpapayad ng utang, hindi mo masama ng utang. Pero kapag hindi kayo nakapapayad ng utang, there is something wrong. Ibig sabihin, mayroong problema sa iyong pamamahala. Kasi bakit? Hindi ka nakapagpapayad ng utang mo. At hindi lang po. Marami pong relasyon na binasa. Marami pong relasyon na magkakaibigan. At marami pong relasyon na magkakapag-anak na binasa ng pagkakautang na hindi nababayaran. Kasama mo yan sa Lord. Kasama mo yan sa Kapilos. Kahit ako magkasin sa buhay politika, kasama mo yan yung tinatawag natin papamahala ng karatayuan sa buhay pananglapi. At ito po yung dalaman natin sa Lord ng Pumbira pa. Nanawagan tayo ay turuan ng Kristong Hari, isang mabuting papamahala. Upang umunlad, makita natin na ito yung ating Diyos. Ang Diyos na siyang sinapa ng tatlong pantas sa isang sapsaka sa Bethlehem na nagpakita na ito ang mananako, isang pari, isang hari, at isang propeta na magbibigay sa atin ng kaligtasan sa ating pamumuhay sa daigdig na ito hanggang makamit natin ang buhay na walang hanggan.
I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made, for us men and for our salvation. He came down from heaven, and the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered there and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord and the Giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who in the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. In Christ Jesus, all have become children of the Father, and here is our salvation. Let us pray to the Father that we may be worthy of the great gift. Lord, let your light shine upon us. Lord, let your light shine upon us. For the universal church, may she become the light of the whole people, believers and non-believers alike, that leads to the face of God's mercy, Jesus Christ. We pray. Lord, let your light shine upon us. For church leaders and missionaries, may they gather into the community of the people of God, brings diversity of gifts of peoples and cultures. We pray. Lord, let your light shine upon us. For all candidates in the upcoming election, may they promote viable platforms by which voters